ay mga ka-solar, Anets Finoy, solar embodiment. Solar, ano bang dapat mong gawin when it comes to designing your solar build? So, for this video mga ka-solar, yung napili natin na tanong is kay Sir Ruben Corpus. Sir Ruben Corpus, kamusta po? And yung question niyo po is, Idol, pang washing machine lang sana. So, ano ba ang kailangan niya na solar build? So, before we continue kung anong dapat na solar build para sa isang washing machine lang, nais ko sana nating puntahan yung washing machine. Napunta ako sa isang department store and then I'll check the... specifications para malaman natin talaga kung mga specific needs ng isang washing machine. So, let's take note na ang washing machine is some of this ay merong dryer and then meron ding, di ba, yung spinner, no? Spin lang. Pili ko because dual ano siya. Tab yung sa is for washing and din yung sa is para pampigat, no. So dalawang motor involved nito mga ka-solar, no. Dalawang kanyang motor. Ang isa is yung nag-spin na forward and reverse. Di ba? So, basic lang ito mga solar because pag pinili mo yung may heating na dryer sa loob, yung top loaded kasi ito eh. Mayroon iba, yung loaded sa harap, mas mabigat yung mga solar. May mga heater yun. So, ito top loaded lang. So, ito yung pinili ko because ito yung medyo common at saka mura na washing machine. Yung price nito is around only 10,400. 10,499. So, napakamura mga ka-solar. No? So, let's check now sa kanyang ratings. So, according to the ratings mga ka-solar, yung spin niya is dryer. Washing machine spin dryer is 120 watts. 120 watts pag nag-i-spin ka, no? So, this is a motor load pa rin. And then, yung wash niya, which is yung nag-forward reverse, is around 390 watts. So, yung tanong ng ating mga ka-solar dito is, kasi hindi naman accurate, no? Hindi naman yung washing machine kasi na paggamit is, depende yan kung ilang bisis ka maglaba sa isang araw at saka ilang kilos, isang oras. So, for that reason, mga ka-solar, let's just all assume na yung washing machine natin ay ilan bang oras common tayo naglalaba? Siguro i-spin natin around 15 minutes. And then, tatlong 15 minutes maybe, no? Tatlong 15 minutes. Kasi una is naglalaba ka para sa ano, pang banlaw. Then sabay sabon. Then, pangalawa is, tanggalin mo yung sabon, lagyan mo ng tubig, rinsing na, di ba? Magre-rinse. And then, after that, another 15 minutes para mag-rinse kung may downy ka na, di ba? Parang ganun yung assumption ko. I don't know if tama ba kung maka-solar or mali. Pakicorrect nyo lang. Basta, let's just assume na yung washing machine mo is ginagamit natin around for 15 minutes na wash.
for the 390 watts. And then, so that is equivalent of 45 minutes. At saka magre-rinse tayo ng isang 15 minutes din. So that is equivalent to 120 watts for another 15 minutes para pigain mo yung tubig, no? So the question is, ilang ba solar panels, batteries, ang requirement sa inverter para mapagana natin yan? So a total of 1 hour na lang naka-solar. So let's assume, para may allowance tayo, na yung washing machine mo is gagamitin mo isang araw, isang oras. Then, yung design natin dito, 1 hour lang ha, huwag kang lumampas. Kasi pag hindi kasusunod sa 1 hour, this design is hindi na siya gagana. Masisira yung battery mo. Kung magto 2 hours ka na, syempre, lubat yung battery mo. Sisirain na yung battery. So, let's just assume mga ka-solar na gagamit ka lang ng isang washing machine for 1 hour a day. So, here we go mga ka-solar. So, Sir Corpus. Sir Corpus, first is kailangan natin ma-determine muna yung size ng battery. So that is 390 watts mga ka-solar, no? 390 watts. Just multiply natin ng 1 hour. 1 hour. But because mga ka-solar, that is equivalent of 390 watt-hour. Pero, may pero tayo dito because isipin mo makasusunod for that 1 hour 45 minutes ilang oras siya mag back and forth, forward and reverse. Kasi nag 2 times 2.5 yan makasusunod eh. Diba? Times 2.5 yan eh. So that is why na kailangan natin dito i-multiply to a factor of 2.5 because of surge power. Every time ikot siya forward and then reverse is the motor is kanang kumukuha siya ng mas malaking power above, which is above sa 390 watts if, during a wash, no? So let's multiply this mga ka-solar to a factor of 2.5. So a total of 975 watt-hour mga ka-solar. 975 watt-hour. So, in consideration mga ka-solar na yung design natin, yung battery natin na gagamitin is a lead acid. Let's consider na 50% lang yung battery natin. No? 50%. Para makuha natin yung 50%. 975 watt-hour mga ka-solar times 2. Okay, kasi nga, 50% lang yung DOT natin. No, hindi tayo dapat lalagpas sa 50%. So, multiply by natin by 200%. So, that is equivalent to 1,950 watt-hour. So, i-divide natin by 12 volts, mga ka-solar. So, the minimum should be 100. Yung lumabas, mga ka-solar, is 162 ampere hour. Pero wala tayo 162 mga ka-solar. Walang battery na 160 ampere hour. Ang meron lang is 150 ampere hour at saka 200. So para, dahil sa ganitong design ano mga ka-solar, because washing machine siya, heavy load kasi yan eh. Mabigat yan na load. Mabigat na load yung washing machine. So, i-consider na natin na a minimum of 150 ampere hour na battery, pwede kang pumili ng mga lead acid or gel na lift up sun, narada, solar homes, ano pang meron dyan, GSL. As long as true rated siya mga ka-solar, pwede mo siyang gamitin. So, in between 150 ampere hour ang gagamitin mo and then 200 ampere hour. So that is enough para healthy yung battery mo in 1 day, isang oras na kang mag-washing machine. So that is, no, nakuha na natin yung battery, 150 ampere hour or 200.
So punta naman tayo sa inverter. So the inverter is 390, di ba? Amps, watts. So pwede natin i-consider mga ka-solar na yung mga toroidal inverter. Toroidal na 12 volts kasi yung battery natin, no? 12 volts na 1,000 watts. 1,000 watts insider. Pwede si SNAD, si SNADI na mga toroidal. 1,000 watts. Then, one solar. Then, Pander. TBE, pwede rin. Yung mga PWM, mga solar, eh, hindi ako maka-assure, no, na people yung mga modified sine wave because sinisira na yung mga capacitor ng ating ibang mga solar appliances, yung mga washing machine. Puputok yung capacitor dyan because hindi siya pure sine wave. So again, any na toroidal inverter na which is 1,000 watts, 12 volt toroidal. Pwede yan mga ka-solar. So punta naman tayo sa ating controller. So controller. So as we all know mga ka-solar na meron tayong 200 DH, lagay natin, no? So base na lang natin yung solar panel natin sa 200 AH na battery. So sa ganitong setup kasi because isang araw ka lang maglalaba isang araw, i-design natin yung solar panel mo around that lang, no? So if ever na gusto mong palakasan yung charging, dagdagan nyo na lang ng solar panel. Pero for this, no, mga ka-solar, 100 times 12, so a minimum mga ka-solar of 300 watts. No. A minimum of, hindi pala 300 watts. 320 watts. Pinakamaliit mo na gagamitin na solar panel is 300 watts na solar panel, mga ka-solar. Abab. So, kung meron ang 320 watts pala. No. 320 watts pala, mga ka-solar. So, 320 watts. Kung mainit yung araw, so, pwedeng mapuno niya yung battery mo. 50% lang pala. If 50% yung DOD natin sa isang araw, pwede niyang mapuno yung 200 AH na battery mo or 150. As long as nasa 50% yung DOD mo, mga solar. Hindi mo siya nilow bat. Explain niya about DOD, mga solar. Hindi mo siya totally inempty. Kasi pag i-empty mo yan, mga solar, para sa 320 watts na solar panel, hindi yan mapupuno. So, magkakaproblema ka dyan because bukas, maglalaba ka na naman ulit and then, madideplete yung battery. So, sa mga ganitong instances, no, if ever hindi na puno yung battery mo, kung 320 watts lang yung solar panel, minimum, hayaan mo na lang siya mag-charge. Kung low watt yung battery mo, hayaan mo siya mag-charge. Huwag mo muna gamitin, no? Just, ganyan lang yung technique niya, mga solar. So, minimum of 320 watts. If meron kang 320 watts, mga ka-solar, ang kailangan dyan na controller is 30 amps na controller. I suggest na MPPT ka na. Mag-MPPT ka na ka, mga ka-solar. Bakit 30 amperes? Because gumagamit ka ng 12 volt system. So, kung 24 volt system mo, possibly pwede pa 20 ampere lang. So, dahil 12 volt system to, kailangan mo ng minimum 30 amperes. But I suggest mga ka-solar na 40 amps na lang yung bilhin mo para sa future upgrade if magdagdag ka pa ng isang 320. So, 40 amps can handle 4 na 320 pag nasa 24 volt system. If 12 volt system lang, dalawang 320 watts na solar panel lang yung kaya ng isang 40 amps. So, for that mga ka-solar, ang breakers, pwede naman walang breakers to kasi maliit lang naman mga ka-solar. Hindi kailangan ng break. Solar panels and controllers and inverters is meron ng saliling breaker. So, huwag ka nang gumastos yun. Yung mga ibang nasa-setup na daming breaker, pinapagulo lang nila yung setup.
kasi para maraming mahirapan mag-wiring, no? Ganyan yung technique ng mga ano eh, ang daming lalagay-lagay para installer ako, di ba? Para sa akin, hindi yan advisable, ano, hindi na kailangan sa ganitong build. But mas malaki, kailangan mo na maglagay talaga ng mga breakers ng mga solar. So, para sa akin, wag ka. Pero, hindi naman ano, no? Kailangan mo rin naman, if gusto mo talaga for the future, no? Ang purpose kasi din ng mga breakers, mga solar is para plus flexible, ano? Madali kang mag-disconnect, mag-isolate if in case meron kang maintenance or upgrade na gagamitin. So, dagdag gastos yun. Pero, mas maganda yun. Kasi if ever mag-upgrade ka, mag-maintenance, mas madali mo siyang ma-modify. So, sa ganyan, mga solar, just a recap, no? Sa solar panel, you can use 320 watt solar panel, isa piraso, para sa isang oras na labahan. And then, kung gusto mong mas madali yung charging niya, pwede niyong gawing dalawang 320. Pwede naman din mga kasolar na 400 watts na solar panel at saka 30 ampere na inverter. Pwede din yon. Minimum lang yan, ha? Minimum. Gusto mong pataasan, pabilisan yung charging, just add. And then, sa inverter is kailangan mong gumamit ng toroidal inverter na 1000 watts 12 volts. If gagamitan mo ng 24 volts, pwede din naman yun. Mas okay yun. Kasi pwede kang mas gumamit ng mas maliit na solar charge controller na 20 ampere rating lang. So, kung gusto mong 24 volt system ang ka-solar, gumamit ka na lang ng 200 ampere hour na battery in series. So, pwede din yun mga ka-solar. 200 ampere hour in series, then 24 volt na toroidal inverter na 1000 watts at saka 20 ampere hour na lang na 20 amps na lang na solar charge controller na MPPT. At you can use also 320 dalawa or 400 na solar panel. So ganyan lang mga solar. For the breakers, sa inyo na yan. Basta, yung pinag-usapan natin dito, sir, purpose is isang oras lang maglaba. So, yung binigay ko sa iyo is just the minimum estimate sizing. Diba? Minimum na ibig sabihin, hindi ka dapat bababa sa ganyang setup. Diba? Di tayo bababa. Mga solar, so we all have the flexibility at meron kayong idea kung paano siya gagawin. So, thank you mga solar. I'll see you again in the next video.